Favorito ni Papay. Hit lang natin siya. At so ayan na yung recipe natin ngayong hapon. At kung nagustuhan nyo yung luto natin ngayong hapon. Isang napakagandang hapon sa ating lahat at welcome kayo sa bago nating vlog ngayong araw. Ngayong hapon magluluto tayo ng isang gulay, munggo with okra, talong, kalabasa, spinach, at saka piniritong isda. So to start, talambutin lang natin itong munggo natin. So tara, talambutin natin ito. Uhugasan muna natin ang munggo natin. Sabuan natin ng anong lang. Sisindihan lang natin ang ating kalan. Tsaka yung munggo. Tsaka takpan. Hahayaan lang natin siya guys na ganyan for about 15 minutes. Tsaka natin titignan kung ano na ang condition niya sa loob. Ito ang ating mga sangkap. Spinach, talong, isda, okra, at kalabasa, garlic, onion. Ayan, dahil malambot na ang munggo, pwede na. Malambot na siya. Tatabi lang natin. Napiprito tayo ng isda na panghalo natin. Ang ihalo pala natin na isda is tuna. Eto. Oh my God! Wow! So nilagyan ko lang siya ng asin para may lasa naman siya pagkatapos prituhin. Ayan, medyo mainit na yung ano natin, kawali. Pwede na tayo maglagay na. So tayo magpiprito lang po ang halo ng isang gulay na isda. Ito na gusto ay lang nilang ito. Ito na natin daw tipipote. Hayaan lang natin siya hanggang mainit yung mantika. Saka natin nilagay yung isda. One eternity later. So ayan, medyo umuusok yung mantika natin sa sobrang init. Umuusok siya pero hindi ibig sabihin na galit siya. Okay. Yung flame lang tayo para hindi masusunod kaagad yung isda natin. Kung nagpiprito kayo, huwag nyo lakasan yung apoy. Kasi nga, pag nilalakasan nyo siya, madali siyang matunog tapos sobrang mausok ka. So, ang gagawin nyo, pag nagpiprito kayo, medium flame lang siya para hindi siya gaanong masusunog ng mantika, saka hindi madaling matunog yung nilalod yung piniprito mo, saka hindi rin siya mausok. Oh my God! Wow! Nakahilo po na yung isda natin. Tatanggalin na natin ito. Cooking oil. Sakto lang, huwag masyadong marami. At igisayin natin ang garlic. At samahan natin ang onion. Halo-haloin. Saute ang tawag dyan. Halo-haloin hanggang magiging golden brown sila.
Dahil nasautay mo na ang garlic saka yung onion, ilagay mo na yun. Ang basa. Hayaan natin for 2 to 3 minutes. A few moments later. Pagkatapos yung 2 minuto, buksan. Haluin ulit. Yay! At kaya lagay ang isda. Yan! Ito yung isda. Isura. Yeah, boy! Pan ng isang minuto, tsaka ilagay ang munggo. Sa isang minuto, haluin ang punto. Ilagay natin ang mainit-init pa na munggo. You are the salt of this old earth. Pa natin hanggang lumambot yung kalabasa. Oh, malambot na. So, dahil malambot na siya, ilagay natin ang talong. Sama na rin natin ang okra. Ito yung lutong probinsya. Naimiss ko to. Naimiss ko tuloy mama ko. Dahil sa lutong ito, naimiss ko yung mama ko. Sarap kasi siya magluto ng ano. Ganito. Itong klaseng putahe sa probinsya namin. Wow! Shoutout nga pala sa mama ko. Tatakpan natin ulit for 2 minutes. Tinutusan natin. Doon natin. Kunti. Malambot na yung talong natin tsaka yung kukra. Yan. Dahil malambot na sila, lagay natin. Papalapitan natin yung like, spinach, favorito ni Papay. Lagay natin. Save the best for last. Yung panghuli nating gulay na pang malapitan. Keep lang natin. Lang natin siya. Hindi lang natin siya gaano. Palambutin. Parang malasahan natin yung lupin.
isang spinach. Tapan natin for 1 minute at tapos na yung niluluto natin. A few moments later. Buksan natin. Tignan natin ang spinach. So, luto na siya. Luto na yung gulay natin. So, ayan na yung recipe natin ngayong hapon. At kung nagustuhan nyo yung luto natin ngayong hapon, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe, saka pakihit na rin ang notification bell button. And hanggang sa muli! Bye-bye!